BPN paggawa ng proud sa pinagsamang pagsasanay, BPR Ramon Alcaraz bumabalik sa Maynila. Ang Philippine Navy (PN) ay nagbigay ng tamang pagdating at welcoming ceremony para sa 200 delegasyon ng mga tao na nakabalik sa board BRP Ramon Alcaraz FF16 sa Pier 13 at Harbor, Manila. Matapos ang kanilang matagumpay na pakikilahok sa 14th Maritime Regional Multilateral Exercise na pinamagatang KAKADO 2018 KA18 na ginanap sa Darwin, Australia mula 31 ng Agosto hanggang 15 ng Setyembre, pinamahalaan ng Deputy Naval Chief of Staff Robert A.M. Pedrad ang seremonya at sumapi sa pamilya at mga kaibigan sa pagtanggap sa mga Marinero, Marine at Puwersang Race Urban na binubuo ng Naval Task Force, NTF 71 na pinangunahan ng commander nito, Navy Captain John G.B. Tabuada. Inihayag ni Tabuada na ang kagalakan ng pagpunta sa bahay ay naramdaman ng bawat kasapi ng NTF 71, sinabi niya na, pagkatapos ng 1 buwan at 4 araw. Kung saan ang mga 23 araw ay talagang ginugol sa dagat, ang paglog sa higit sa 500 oras ng steaming habang tumitawid ng higit sa 5,763 na uuukol sa dagat, ang Naval Task Force 71 ay ligtas na umuwi. Pinagmulan, news.mb.com.ph. Salamat sa panonood at pagdinig tungkol sa pinakabagong balita ng militar. Ang video ay isang paglalarawan lamang at umaasa na siyahan ka dito. The first world countries, even with our older ships. Exercise Kakadu is considered as Australia's largest maritime exercise hosted biennially by Royal Australian Navy, which aims to promote greater levels of military cooperation and understanding among regional nations. This year's participants were 24 naval vessels and 21 aircraft from 26 countries. This is the third time that the PN participated in this exercise since its inception in 1993. And a second time for FF16 since 2014, when it was sent for the same exercise as its maiden overseas deployment following its acquisition. KA18 is also the third international defense and security engagement participated by the PN for this year alone, after Exercise Komodo in Indonesia in May and RIMPAC exercise in Hawaii from June to August. It is a concrete manifestation of a Navy that is steadily improving and modernizing. It was further validated through various exercises done ashore and aboard ship, which provided an avenue for both our sailor and marine components to prove they can keep up with the best navies in the world in the conduct of naval maneuvers and fleet tactical exercise, Empedrad said. Moreover, it provided an opportunity to reinforce our diplomatic ties with different foreign counterparts. The PN got in touch with the Filipino community there. Successful participation toward enhancing and advancing this yet another renowned naval exercise is a big leap for the organization's core competency and operational capabilities in naval operations, thereby increasing readiness and interoperability, he said. Source, news.mb.com.ph. Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.